Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng manghit mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinugo ng Panginoon kay David si propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod may dalawang lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inaalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangko niya itong parang anak na babae, isinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan may manlalakbay na naging panauhin ang mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha. At iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David. Naririnig tayo ng Panginoon. Ang taong iyo'y dapat na mamatay. Kailangan magbayad siya ng apat na ibayo sa kanyang ginawa, sapagkat inapin niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, kayo ang lalaking iyon. Ito ang sinabi sa inyo ng Panginoon. Yamang ako'y itinakwil mo
at kinuha mo ang asawa ni Urias. Tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ng Panginoon, pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan. Sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, tunay akong nagkasala sa Panginoon. Sumagot si Nathan, kung gayoy pinapatawad ka kanan niya at hindi ka mamamatay. Gayunpaman, yamang nilapastangan mo ang Panginoon, ang magiging anak mo ang mamamatay. At umuwi na si Nathan. Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Dumalangin si David para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nag-ayuno at sa lupa na nahiga ng gabing iyon. Lumapit sa kanya ang mga matatanda sa palasyo at hinimok siyang bumangon, ngunit tumanggi siya. Aayaw na rin niyang kumain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag mong alisin ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat ng puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat ng puso't loobin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Diyos ko, sa aking likhain, tapat ng puso't loobin. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ang bangka
anupat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Guro, anila, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil. At sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat? Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lahat. Bakit nga ba tayo natatakot? Wala pa ba tayong pananalig? Ang gusto ko po sa maliliit na articles sa isang pangungusap ay naipahahayag ng mga ito ang kabuuang ibig iparating kahit hindi nila ito direktang sinasabi. Gaya halimbawa nitong dalawang letrang PA. PA. Sa tanong ni Jesus na wala pa ba kayong pananalig? Nangangahulugan po kasi itong kung meron na tayong pananalig, hindi na tayo matatakot. And rightly so. Pero mukha rin namang ang dapat lamang nating katakutan ay ang ating takot mismo. Kung tutuusin, napakarami naman talagang pwedeng maging source ng ating takot. Hindi ko na iisa-isahin, kukulangin ang ating oras. Ang punto lang po ay habang hinahayaan nating lukuban tayo ng takot, lalo naman itong pinaparalisa ang kabuuan ng ating pagkatao. Saan po tayo babaling ngayon? Sa atin pong pananalig. Sa dinami-dami na ng naging tagumpay ni Haring David, maaring dito po siya nabigo. Sa takot po kasi siya nagdwell at hindi sa faith. Nang ginapangan na siya ng kilabot na baka ganito at baka ganoon, baka alam na ni Urias ang ginagawa namin ni Bathsheba. Baka kung ano ang gawin niya sa akin, matapang pa naman siyang mandirigma. Nung natakot na siya, at doon na siya nanahan sa kanyang takot, humantong siya saan pa, kundi sa kanya ng kinasanayan, ang pagpatay. Isang propetang punong-puno ng pananalig, ang matapang na nakapagpamukha sa kanya nang hindi niya maharap ang sarili niyang takot. Ang mabilis niyang reaksyon kay Nathan, naririnig tayo ng Panginoon. At muli, ang malupit na hatol niya, dapat daw mamatay ang taong iyon sa talinghaga ni Nathan. At gusto pang pagbayarin ng apat na ulit. Ang Panginoon ding ito na kanyang kinatatakutan, ang kanya namang itinakwil ng angkinin niya ang asawa ng may asawa.
Mga kapatid, pag sa takot po tayo lumakad at hindi sa pananalig, malulusaw at malulusaw din kaagad ang ating mga paa na gawa sa putik. Gaano man kataas ang bantayog na ginawa natin para sa ating sarili. And then, everything else crumbles. Guguho na lahat. Hanggang sa mga susunod na henerasyon. Ano ba ito? Bakit yung mga anak ang papapagdusahin? Cruelty ba ito ng Diyos? God's wrath ba ito? Maya-maya, balikan natin, ano? Ang magandang babaran muna natin ay yung tanong na, bakit sila ang magtitiis ng konsekwensya ng ating kawalang pananalig kung hindi man kasalanan? Bakit po natin nasabi ito? Hindi po ito pananakot. O dahil ito po ang sinasabi sa unang pagbasa. Hindi po ba tayong mga Katoliko ay nagbibinyag ng mga sanggol? Binibinyagan po natin sila sa pananampalataya ng kanilang mga magulang, ninong at ninang, at ng sambayan ng natitipon. Paano po sila makikinabang sa lahat ng biyayang dala ng binyag kung walang pananalig ang kanilang mga magulang? Hindi po ito God's wrath o cruelty na ipinoproject natin sa Diyos. Ito po ay natural consequence ng kawalang pananalig. Ngayon, kung ganito po pala kaimportante sa practical na aspeto ang pananalig, ay ano nga ba talaga ang pananalig? Ayon po sa letter to the Hebrews chapter 11, higit pa raw po sa paniniwala ang pananalig. Higit pa sa paniniwala. Ito po ay ang kasalukuyan nating pagsalig sa katotohanan ng umiiral ang Diyos. Ulitin ko lang po yun, ano? Ito po ay higit pa sa katotohanan ng mali ang ulit ko. Ito po ay ang kasalukuyan nating pagsalig sa katotohanan ng umiiral ang Diyos. Yun ho ang una. Ang pangalawa po, ang pananalig, ang tiwala natin sa kanyang kakayanang baguhin ang mundo. At ang, siyempre, ang ating sarili. Tiwala. Pagsalig. At pangatlo po, ito po ang kasiguruhan, certainty. Magtataka kayo, bakit may certainty sa pananalig? Ito po yung kasiguruhan natin na tutuparin niya ang kanyang mga pangako. At kung inyong napansin, ang atin pong verb o pandiwa ay nasa future tense. Tutuparin. Ibig sabihin, hindi pa man tinutupad, nagtitiwala ka na, sumasalig ka na, at pinanghahawakan mo na ang kasiguruduhan na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Ito po ang pananalig. Sa ganito po bang pagkakahimay,
natin maisasalarawan ang ating pananalig. Tandaan po nating masasabi lamang nating mayroon na tayong pananalig pag pinagsusumikapan po nating palaguin ang minsan na nating naranasang nakapanalig nga tayo. So ayun ano, lumalago tayo sa pananalig pag binabalikan natin yung unang pagkakataong naranasan nating manalig. Sa madaling sabi, mga kapatid, kailangan natin araw-araw ang ating pinananaligan. Lalo na pag sinasalpok na tayo ng malalaking alon at inuugoy ng malalakas na hangin ng buhay. Sa kanya lamang titigil ang hangin, sa kanya lamang tatahimik ang dagat. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinusunod maging ng hangin at alon ang anak ng Diyos. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo ng may pagtitiwala para sa kapayapaan. Sa bawat dalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang ating simbahan, naway gabayan ng Panginoon, lalo na sa malalaking alon ng pagsubok na nagbabantang sumakop dito. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga pinuno ng mga nagkakagulong bansa, naway walang hinawang maglingkod para sa kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga mandaragat, namamalakaya, at lahat ng may kabuhayan sa karagatan, naway mapanatili silang sa kaligtasan sa pamamagitan ni Maria, ang tala ng karagatan. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga may kapansanan at yaong may pabalik-balik na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan sa mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Sa sandali ng katahimikan ng ating mga puso, ay idulog po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno lahat ng ating mga personal na kahilingan, lalo na po yung mga nagtutulak sa atin para manikluhod at magmakaawa. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Makalangit na Ama, dalisayin nawa kami ng mga unos sa aming buhay at ihatid mo kami sa kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Buong puso.
puso kong inaalay sa iyo. Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inamkot, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalatian. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog, ngayong ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala na parito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Ubispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo't maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalo mo sa amin ang kapayapaan, magsilod pon lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ang korderong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad si bibig bago malisarapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Bye.
Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry,
Organization, HDN, at mga samahan ng ating simbahan sa darating na January 29, 2024, Lunes, sa ganap na ikadalawa ng hapon para sa pagdiriwang ng banal na misa at maringal na pagkapahayag ng Minor Basilica ni Jesus Nazareno bilang Minor Basilica at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Ang punong takapagdiwang sa araw na iyon ay ang kanyang kabunyian, Jose Fuerte Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Sa lahat po ng mga may lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng palaspas, maaari na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong malugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming ikarangal ang iyong pagpapalang sa amin ibinibigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa sa paglalakbay po natin sa buhay, lumakad tayo sa liwanag at pag-asa ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Dinarangal ka namin, Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.